natin dito. Ayan, minatamis na saging with a twist. Ayan nga, siyempre, yan, dessert yan. At yung isa naman ay, ano ba ito? Fried mashed banana. O maruya sa Tagalog. I like that. At siyempre, ito naman, yung nasa harapan ko, ito kailangan ito kanin eh. Ito yung tinatawag na, ano mga kuya, okay, basa ko nga. Pinoy banana cottage recipe. Ayan, kung yung mga saging ho, alam natin eh, parang ginagamit ng natin pang dessert. O yan, minamatamisan lang natin. Ganyan, ano? Abay, meron palang pwedeng gawin dito na pwedeng maging pang-ulam. Ngayon, ituturo sa atin ni Chef Sandy Daza. Chef, good morning! Good morning, Susan. Alam mo, ang ginawa natin ngayon is a parang version ito ng shepherd's pie. No? Parang hiniling siya. Pero imbis na gumamit tayo ng pasas, gumamit tayo ng sabasaging na prinito, prinito na maliliit. Oh. Tapos sinap, tapos ito, nagigisa na tayo. No? Ayan ngayon, na. Oh. So ng... para itong ano, yung ang tawag doon, cottage pie or shepherd's pie. Mga ginilingan, no? Na instead of pasas nga, ang gagamitin mo ang saging. Dahil ang saging naman ay medyo manamis-namis. Oh, at saka ang daming health benefits ito. Oh, syempre. Lalo na yung mga nagkaka-cramps, kulang ng potassium yan. Pang kontra sa mga potassium. So, ito yung ginawa mo ay Pinoy banana cottage. Ang mga ingredients natin dyan ay? Syempre, may ginilig ka. Bawang, sibuyas, at saka pinakamaganda pang nagigisa ka is a combination ng baboy at saka baka, giniling na baboy at baka. Para hindi medyo ano, nakakaumay. Ang timpla natin dito is banana ketchup. Okay. Meron tayong oyster sauce. Oyster sauce. So talagang Pinoy style talaga, no? Okay. Kasi yung iba dyan, ano eh, mga Worcestershire ang ginagamit. Tapos meron tayong hoisin sauce. Okay. Hoisin sauce yan. Tapos sesame oil. Ito yung pabango niya. Okay. Ayun yung pinakapabango niya. Mm. Okay. So ganyan lang. I-mix mo lang yan. Halo-halo lang ito. Tapos ang gagawin natin, pagka naluto na ito, itatakpan natin ito ng mashed potato. So, pakulo tayo ng patatas, meron tayong konting butter at saka cream, tapos salt. Tapos yan na yun, no? Ito na. Yan. Ito na ba itong nasa harap natin ito? Ano yung nasa ibabaw nito, Chef? Mashed potato yan. Mashed potato. Masarap, malinamnam na combination yan. Wow, so ito pwedeng pang ulam? Pwede. Yeah, for sure. Sa tinapay? Oh, yeah, for sure. Pwedeng dessert. Pwede yung dessert natin, yung maruya. Combination ng dinurog na sabang saging na pinakulawan. Tapos nilagyan natin ng baking powder, nilagyan natin ng arena, itlog at saka gatas. Para may inaabangan ka dyan, Aiga. Anong gusto mo dyan sa mga nasa harap mo na puro may saging? Nagtitimpi ka lang, ha? So ito, habang niluluto mo yan, Chef, ano yan, nasa tabi mo na yan? Ito naman, ito yung maruya. Yung maruya. Parang durog yan, tapos ifa-fry lang natin. Ayan, natin mo. Maganda itsura niya, no? Messy, masarap messy. Na dessert. Alam mo, masarap ito with ice cream. Lalo na medyo kainit ngayon, di ba? Ay, yung mga uso ngayon, ice cream. Ayan. No, so, luto na yan. Oh, luto na to. Okay. Ayan. Ang maganda kasi nito, yung saging nga, may mga sustansya ho talaga yan na kailangan naman din ng ating. Tingnan natin nga. Hindi lang ito. Itong recipe na ito can serve from 4 to 6 to 8 people. 250 lang yan. So, murang-mura. Ay, nag-assist feast ito. Feast. Okay, oo. Mag-i-enjoy mga tao rito. Masarap masarap ito. With ice cream, masarap yan. Magandang combination. Ice cream. Kailangan natin ng ating ang ice cream. So yan, isa-serve natin ito sa ating mga barkada. Yes! Yeah, go ahead. You can have it. This, ito yung ano, serving ano. This is the serving spoon. And then you have the rice. Ayan na, dinideliver na. Ayan yung kanyang Pinoy cottage pie. Pinoy shepherd's pie, di ba? Ito ba yung Pinoy banana cottage recipe ni Chef Sandy Daza? So, sarap-sarap niya. Pwede pang umaga, pang tanghalian, or pang hapon. Saka alam ko, iba, pinapalaman sa tinapa yan. Ang pirimito, lagyan mo ng itlog, pero may torta ka na, di ba? Tama, Chef. Okay, maraming salamat, Chef Sandy. Thank you. At pinagkakaguluhan na ating mga barkada sa unang hirit yung iniluto sa amin ngayong umaga, Chef. Maraming salamat. Everyday na nandito ka. Lagi mo kami binubusog. Kaya medyo tumataba na dito yung mga kasama natin. Alamin natin kung sa ating mga barkada dyan, kay Maring Lynn at kay Maring Susie, how is the recipe? Social lang, ano, breakfast? Oo nga. Shepherd's pie lang ang pekan. Tinitignan pa lang namin eh. Sarap-sarap na. Uy, Thank you, Chef Sandy. Thank you. Bago lahat, nais namin batiin na happy birthday si Mrs. Leona Dimaywat Baudin.
Hirap sabihin yung pakulide yung Mare. Oo nga, happy birthday. Ito kayo ng anak ko, Leona. Happy birthday. Uy, Sour Mare, di ba? Pagkain talaga gusto natin lagi pampalamig. Ay pa na syempre ang mga sherbet or sorbet. Oo. Sorbet. Ang sarap niya kasi ang light, hindi masya kasi walang cream yan eh, di ba? Tapos fresh na fresh yung dating. Kaya meron tayo pupunta ng pagawaan dyan sa may Pandibulacan. Kasama ating kapusong si Tony Pet. Good morning! Lemon ako, good lemon. Good morning! Good morning! Lemon, sorbet. Dito tayo ngayon sa Kakarong Matanda sa Pandibulacan. Tama-tama yan, Chef Sandy, Ate Susan. Pinag-uusapan nyo yung pairing ng Maruya ice cream. Ice cream ang ating pag-uusapan ngayon. Ang Rachel Sherbet at Sorbetes. Pinakapaborito ng ating mga kasamang mga Pinoy tuwing summer. At syempre, papakita natin ang tamang paggawa ng sorbetes. Ayan. Syempre, preparation muna. Ang mga ingredients natin, gagawin natin ngayon, syempre, cheese and corn sorbetes, yes. 'Di ba? Pinoy dirty ice cream sa lahat, 'di ba? Yes. Pero ngayon, cheese and corn sorbetes, ang kailangan natin ito, cassava flour, meron tayo ditong skimmed milk, meron tayong sugar, cheese, corn, cream, meron din condensed milk, itlog, at syempre itong second extraction ng gata. Okay. Yan ang preparation, di ba? Ingredients. Dito natin paghahalo-haluin yan. Pagkatapos niyan, scalding ang tawag natin dito. Scalding, itong kumukulong tubig, di ba no? Manong Raymond? Yes. Itong ating Boiling water, i-scald natin sa kumukulong tubig, ibubuhos natin yan dito sa galon na ito. Bubuhos natin yan, tapos, yun, sige, buhos mo. Yan, bubuhos natin yan. Tapos niyan, yung ating cassava flour, ihalo natin. Ingat lamang dahil mainit. Hindi pa, magka-custard muna. Yun. So custard ang ating unang bubuin. Yes, custard muna. Yun, yung second extraction ng gata at saka yung skimmed milk, maghaluin natin. Exciting yan ah. Tamang-tamang pairing yan, Chef Sandy, doon sa sinasabi mong Maruya, ice cream, Pinoy sorbetes. Yun oh. Then egg. Oh. So haluin natin 'yan. Mas na natunaw na lahat ng ano, ng ingredients. Okay. Idalagay natin sa boiling water. Ayun. So buhusan natin. Okay. Excited na ako matikman 'yan eh. Ang ganda ng ano, 'di ba? Konting paghalo lamang, maya-maya meron na tayong sorbetes. Tapos niyan, pagkatapos mahalo niyan, ito na yung custard natin. Ito yung custard. Ayan, oh. Ang bango. Amoy ice cream na. Ang bango-bango. Okay. Itong custard na ito ngayon, didiretso natin dito. Manong Raymond, kailangan natin ito, Manong Raymond. Tapos, chilling and freezing naman. Yes. Chilling, 10 to 15 minutes ang kailangan natin dito. So, bubuhos natin dito sa ating galon. Yun, oh. Tapos, gano'ng po kalamig dapat ang ma-achieve natin? Ilang temperatura? Negative 18. Negative 18 degrees Celsius. Tapos ilang minuto po natin gagawin yan? 45 minutes. 45 minutes. Yes. So ilalagay lang natin dyan, maya-maya lamang lalamig na yan, di ba? Para medyo mag-iba na yung consistency. Tapos ito, tatlong bagsak ng yelo ang kailangan natin dito para ma-achieve yung tigas na kailangan. Para masabi natin ice cream na siya, di ba? Okay. Pagkatapos yan, freezing naman. Freezing naman. Sa freezing natin, ang freezing, ilang minuto po yan? 4 hours. 4 hours to 6 hours. 4 hours to 6 hours ang ating kailangang hintayin para magkaroon na tayo ng ice cream. Ice cream. Tapos ilang degrees Celsius po yan? Negative 18. Negative 18. Imagine mo gano'ng kalamig yun. Ngayon, syempre, pagkatapos dyan, eto na, ang first and last step para sa akin, ang tasting. Yun o, oh, iba-iba mga variants to. May ube sila, meron silang cheese. Ito, gusto natin subukan yan. Yan, yun o. Oh. Yun, tingnan nyo yan. Yun. Tapos ito mga ang pairing niya, di ba? May pairing na, pwede ipare sila sa Maruya, pwede rin dito sa ating ice cream. Meron tayo mga chocolate dyan, meron din marshmallow. Tapos maya-maya lamang, ituturo namin sa inyo kung paano nga bang tamang proseso ng paggawa ng sherbet. Hindi lamang sorbetes, di ba? No, yes. Ito rin, kumain ka rin. Tutok lamang mga kapuso, isang happy Tuesday morning ang aming hatid dito sa Unang Hirit. Saya, saya, sa Unang Hirit, Unang Hirit.
Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan, panlasang Pinoy, panalo sa sarap. At sa mga di inaasahan, sama-sama pa rin sa chibugan. Silver Swan Soy Sauce, kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce, ang original champion sa panlasang Pinoy at half Pinoy. Your dream job is waiting for you. At the second leg of the Philippine Daily Inquirer Job Market Career Expo 2012 on April 23 to 24 at Trinoma Activity Center. Apply to various job vacancies of companies from different industries with free learning sessions. See you there!